ang nakaraan. Nakara ba? Opo, Mami! Okay, let's go. 3, 2... 1, 2, 3, go! Open your eyes! It's time for... Boogie Wonderland! Ay, hindi rin. Sabi lang anak ko. Kitang-kita yon ng aking mata. Walang nangyari yun. Pero dito sa CCTV, eh. Teka. Winnie the who? Winnie the you? Emily Chon! Ang unang mudra for today's video ay isang baby girl inspired by Harajuku Kawaii style. Siya daw ay mahilig sa mga dolls, so mukhang playtime lang pala ang lahat ng to, no? Laro ha! Siya din isang cosplayer at mahilig ring mag-impersonate ng celebrities tulad ni Park Bom, Mariah Carey, Cher, Thalia, at Selena Quintanilla. Dami mo naman alam ni Ladies and Badings, Melrose the Doll! Ang nakshi ko ay si Kim Manalo. Apelido pa lang, panalo na! Harurot! Ano na, mga diwata? Masyado naman kayong magaganda ngayon, di ba? Back! Ang ganda, te. Glitter, glitter. Hello, Melrose. Kamusta ka naman ngayon? Melrose, the doll is no more. Mimi, the doll. Ladies and beings. Mimi. The doll. Mimi, you look like a baby girl right now. Pero balita ko daw, medyo marami ka na rin mga experiences sa drag. So, kailan ka nag-start mag-drag? You're my first drag mom, remember? Ano pa ka nun? Drag king? Yes! Oo, drag king ka pa lang nun. Ano yung parang naging turning point mo kung bakit from a drag king to a drag queen? Kasi minikapan mo. Pero ilang taong ka nang nagda-drag? 7, I guess. 7 years! So sa 7 years na yon, ilang mga bars yung mga napag-performan mo? More than seven. Okay. So ikaw, ngayon, binimake-upan mo ngayon si Kim. Bakit mo sinishare yung mga bagay na nagawa mo before as a drag queen? Excited din ako magkaroon ng first drag daughter because I never had one. Ah, talaga? Thank you for giving me your now drag granddaughter. Grabe no, granddaughter na bakla. Ganun ako kataga sa industriya, te. Pero yeah, nakakatuwa na nag-share ka na ngayon ng mga bagay na ini-enjoy mo before, 'di ba? So ikaw, kung meron ka mang mga tips or mga something na qualities, values na pwede mong ma-share kay Kim. Ano 'yun at bakit? Always be kind. That's it. Oh, diba? Always be kind. Yeah. Yan. Pero parang magkakaiyakan ako. Correct. Kailangan mo maging mabait sa lahat. Kasi hindi mo alam kung sino yung mga taong nakakasalamuha mo eh. Ikaw naman, Kim. Tell us about yourself. What do you do? And of course, bakit mo piniling pumasok sa show na to? Honestly, gusto ko lang talagang ma-enjoy and magkaroon ng first-hand experience. Kasi tulad ninyo, mga kaibigan ko na drag queens, grabe yung pagtingin ko sa inyo, yung respeto ko sa inyo, yung craft ninyo, hindi siya basta-basta. Parang kung ako nga na vlogger, nahihirapan na ako sa proseso, sa paggawa ng content, paano pa kayo na nag-show na almost every night, di ba? Parang tapos over and over again, yung respeto talaga andoon. Mm-hmm. Kaya yun din yung gusto kong ma-experience, yung paano nyo nabubuo yung art ninyo, yung patience ninyo. Kasi hindi talaga siya madali, kahit hindi ako yung gumawa nito. Nakikita ko yung tiyaga ng drag mom ko. Kanina pa talaga ako sobrang thank you ng thank you kasi alam ko, mahirap talaga siya. Diba? Hindi ko nakikita sa kanya na parang nagkakaroon ng pag-aalinlangan na mag-share na kung anong meron. Tsaka like, ang cute-cute yung tignan na parang in a short span of time, parang nagkaroon kayo ng connection to each other, na parang wala kayong intimidation, so parang nakita mo yung comfort mo sa kanya. So, sa experience na to, Kim, bakit mo ba ito ginagawa? Meron ka bang something na hinahanap sa sarili mo? Can you like tell us
more about your past or do you have any experiences na why you're doing this? May hinahanap ka ba sa sarili mo? Bilang vlogger, parang hindi ko pa naabot yung rurok ng success, I think. Kaya parang nagtitingin ako ng ibang bagay na pwedeng magbukas sa akin. Mm-hmm. And itong art ng drag and yung drag scene, tinitignan ko siya as gusto kong i-try and baka magbukas siya ng mga doors for me. I love performing din kasi. Mm-hmm. Yun yung isa sa pinaka na-enjoy ko din na nilulook forward ko. For example, makita ng parents mo nag-drag ka or nag-try ka mag-drag, do you think na you will get their support? At first, may ganun. Hindi na natin maaalis sa kultura ng Pilipino na meron ganun at first eh. Pero mm-hmm. sa parents ko mismo, I think eventually naman magiget sila, maintindihan nila. Kasi tulad din naman ng pag-come out ko sa personal life ko, na nandito kami sa point na naintindihan na nila ako, mahal mm-hmm. nila ako. Mm-hmm. And itong drag, itong art ng drag, feeling ko maintindihan din naman nila eventually. Sa lahat ng mga experience na mangyayari ngayong araw, ano sa tingin mo yung nilulook forward mo na matututunan mo? Yung feeling na binigay din sa akin ng drag mom ko na hindi siya nagdadamot na kung ano meron talent siya. Mm-hmm. Nunayak ko. Yung hindi siya nagdamot na i-share kung ano yung meron siyang talent, and eventually, pag meron siyang napasa sa akin, ako din, hindi ako magdadamot sa mga future pa. Kasi sa malaking, on a bigger scale, gusto kong magkaroon siya ng impact sa kabuuan ng LGBT community. I like it. Ayun. I like it so much. Kaya ako, I'm looking forward for your performance later. Mag-usap kayo ng nanay mo, mag-usap kayo ng mudra mong si Mimi the Doll. At enjoy mo lang ito. At syempre, gusto ko mag-slay kayo later. Ito hindi lang naman to lipstick baldugan para sa sarili mo, di ba? But nakikita ko kasi na yung mga stories nyo ngayon may puso. Pero go, tapusin mo na yan bago kita pugutan ng ulo. Okay? So go, make your mood proud. Mimi the Doll, ikaw na bahala sa kanya. Bye guys! Bye. Hindi gumagana yung pagkawala ko. Bye! Standing in front of you is a 6-foot stunner hailing from the Balot capital of the Philippines, Pateros. She loves long walks on the beach, reading, horseback riding, triathlons, and is an advocate for world peace. Emilang, tago niyo na mga dzadzi niyo kasi ang susunod na mudra ay ang self-proclaimed MILF next door. Alam niyo ba yung MILF? Mother, I'd like to friend request para ofera ng life insurance. Okay! Alam nyo na yon. Gusto lang ipaalam sa inyo ni Collision Course na mas maganda siya sa ibang mudra dito. Yun lang daw. Peace! Ay! Ang nakshi ko lang naman ay si Gigi Boy Martin. Bayan, bagal-bagal naman kasi, 'di ba? Oh, ayan oh, 'di ba? Oh, natapos ko yung makeup niya. Perfect. Agad ay hello? Perfect. Tingnan. Lumina Clue! Oh my God! Pangatlong episode mo na to, Day. Alam mo, papalitan na natin itong show na to. Gagawin natin the Lumina Clue Show. Yeah. Nakakaloka ka. Oh, di ba? Nanira pa ako ng brush. Anyway, it's nice to meet you, Mudra Collision Course, and of course, si Gigi Boy. Ayan, Mudra Collision Course, grabe ka, napaka-polish ng drag mo ngayon. Curious lang ako, gaano ka nakatagal nagda-drag? Actually, 7 years na ako nagda-drag. 7 years? Start ako nung isood natin, Lady Gaga, Art Pop. Talaga ba? Yung ba yun? Yeah. During those 7 years ba, nakita ko kasi na may mga improvement ka with regards to the styling of hair and of course with the makeup. Can you tell us more about the drag experience that you have? Kung napansin mo, nag-start talaga ako sa hair kasi mas naging inspiration ko mm-hmm. yung mga Western, mga US drag queens mm-hmm. like Alaska. Mm-hmm. Naging fascinated ako sa big hair, big mm-hmm. eyes. Kaya doon talaga ako
nagkaroon ng inspiration to incorporate to my drag. Uh-huh. Tapos ayun, with a presence of my own, kasi nga ang gusto kong mangyari sa akin parang sultry sweet, parang sa mga fam. How did you come up with the concept of Mother Electo F-Chiririt? Una, hindi ko siya expect kasi diba Lady Gaga ako noon. Eh, nung mga friendship ko, sabi, lagi tawag sa akin, Mama said. Sabi ko, ay, tangin na nga, maging pakamama na lang tayo. Ah! Mama na tayo. So parang inanin mo na lang talaga siya, parang in-embody mo na lang na, mga bakla kayo, tinatawag niyo ako nanay. Okay, diba? Go, diba? Pero nanay, na mayaman ni Chura, hindi pa ni Chipay. Correct, oo. Pero ikaw ba, Sed, nagpe-perform ka na rin ba sa mga bars, sa mga events? Sa bars, hindi ako nagpe-perform. Usually, ang ginagawa ko sa drag ko is, pag may events na babuka ko, or minsan booking, hosting, at ibang mga parties, ganun ang drag ko so far. Kasi nga, sinasabay ko siya sa work ko. So you have a day job? Technically a day job, pero night shift. Okay. Perfect. Collision Course, bakit mo sinishare ngayon sa Nakshi mo yung beauty of drag, the magic of drag? Kasi sa akin, the beauty of drag, there's magic doon. Kasi to uplift your confidence, and to show the world your other side na, hala, kanyari, introvert ka. Pero pag naka-drag ka, extrovert ka na, nagagawa mo hindi mo nagagawa pag normal na ano ka lang. Na, kanyari, si Sed ka lang, si Gigi ka lang, si Vincent ka lang, di ba? Iba yung parang superpower. Yes, oo, tama. Kahit ako, pag naka-drag talaga ako, parang feeling ko iba yung confidence. Sa true. Yung tipong, pag naka-Vincent ka, dito na yung confidence. Pag nag-ano ka na, dito na yung confidence mo, pag naka-drag ka. Yes, oo. Pero ikaw, Collision, if you have like a fact about yourself that you're really most proud of, ano yun at bakit? HIV positive person. Survivor ako ng AIDS. At actually nung last na hospital ako nung na-COVID ako, bumaba ng CD4 ko doon ng 2 digits lang. Kala ko na makasurvive. Pero nga, share ko yung story ko talaga nung nag-come out ako sa Facebook. Alam mo, gusto ko ma-reach out yung mga taong natakot kasi yung stigma sa atin. Yes. Kaya so far, natuwa kapag may nag-reach out sa akin, nangihingi ng tips. Alam mo yun, nakakataba ng puso na pupush ko sila na, gawin mo to, sayang. Kasi what are you living for? Iisipin mo lagi. You're correct. For yourself, your friends, your family. That's very inspiring. And alam mo yon, yung at least you used your platform para maka-inspire din ng mga tao. And of course, to stop the stigma. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, di ba? Pag talagang na-mention natin yung AIDS, yung HIV, parang tingin nila parang ang dumi, parang tingin nila parang ang negative. Pero sa totoo lang, yung ganong sakit ay hindi siya iba sa mga normal na sakit. Like yung cancer or diabetes. Kasi you're still living but still nagkaroon ka lang ng mga maintenance. True. 'Di ba? Pero hindi siya iba. So ayun, happy ako na na-share mo yung buhay mo sa amin dito sa Mudra Kells. And of course, let's talk about your Nakshi. Nakshi, hello. What is your name? What do you do? And of course, bakit mo naisipang sumali sa show na 'to? My name is Gigi Boy Martin po. And I am a student. Currently second year medtech student po ako. And I joined this competition or this show kasi gusto kong i-prove sa mga tao na parang pagkabakla ka dito sa country na to, hindi pwede na, or hindi kailangan na parang lalaki-lalaki ka lang. Kasi minsan iniisip nila na parang pag yung gumagawa ka ng drag or parang iba ka sa paningin na nila, parang feeling nila ay kasalanan. Oo. Parang, na ako kasi, parang pinapakita ko yung sarili ko like as who I am. Parang femme, ganyan. Tapos as in super bubbly. Ganun po. So parang minsan may mga na sa akin, na-intimidate. Gusto ko siya maging message. Hindi lang ako hindi lang kung ano yung nakikita niyo sa akin. Parang may mas ibabakla pa ako at ipapakita ko yun sa lahat ng tao. You're telling us na parang yung nakikita niyo sa akin is just the tip of the iceberg. Tama. Diba? At meron pa kayo makikita sa akin na mas malaki pang part of me. Opo. Bongga yan. Ano kaya yung mga ine-expect mong matututunan or ano yung mga takeaway na makukuha mo sa experience na to? Siguro yung mga matututunan ko ngayon, gusto ko siyang kasi pong i-apply. Gusto kong ituloy mag-drag. Like,
ano, yung mga, yung process, mahirap pala siya. Dati nagtatry ako like mag-makeup. Sabi ko, ang hirap naman nito. Parang hindi ko siya gustong gawin. Pero kasi na-realize ko ngayon na yung expression, so sobrang yung parang pag-express mo ng sarili mo, like yung ibang personality mo, parang sobrang importante siya. Kasi hindi lahat may chance na makapag-show nung side na yung ganong side nila. So gusto kong ipakita sa kanila, or gusto kong gawin yung drag. Kasi nandito ako eh, kumbaga tanggap ako ng mga taong importante sa akin, and opportunity na ganito. So yun. Nakikita ko you have a very, very strong personality when you talk. Nagkaroon ka ba ng experiences before that made you really, really strong ngayon? Siguro given naman na po na yun. Nasara ko dati bakla, and then yung sa eyes ko. And actually may ano naman siya, like may mata. Pero tinatawag nila akong isang mata lang. So ano, sa akin, nasanay na lang din ako na parang lagi akong tinatawag na ganun. And it doesn't affect me right now. Parang hindi na siya nakaka-affect kasi immune na, ganyan. Aww. And then, ano na, parang in-establish ko na yung sarili ko na medyo maging strong nga. Parang hindi nila ako basta-basta na babangga, ganyan. I love it. That's so very, very inspiring of you. So, nakikita ko naman ngayon, strong ka, very matapang ka. Sana ma-apply mo yan mamaya sa laban mo, okay? Kaya ngayon, tapusin nyo yung makeup, magbihis ka na, suotin mo yung mga dapat suotin mo, maganda ka ng mga gimmick dahil yung kalaban mong isa, nako, kalaban din. Collision, ikaw nang bahala sa kanya. Kailangan ko nang umalis, and of course, make your mudra proud. Okay? Bye, guys! Teka lang, makahunt ka mo ng lighter, hindi gumagano yung ano ko eh. Hindi, ayaw talaga, oh. Come back to the young and beautiful you. 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 Hindi na naman kayo. Ang titigas ng ulo. Diba? Next episode pa yung reveal. Okay? Go na. Susunod. Open your eyes. Okay, open your eyes. It's time to boogie Wonderland! Talikod-likod lang siya, te. Background player. Nakikita pa rin siya kahit nasa likod. Hindi, te. Malikin sa likod. Okay na kaya? Winnie the who? Winnie the you!